Panginoong Hesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Hesus Nazareno. Sambahin ang Poon, mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba Poong Hesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba Poong Hesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang ay siya ang kilalali nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanya mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo
ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa iyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayon, sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya ay iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Tagumpay, nalupig ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem,
sa Idumea, sa ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa panahon natin na kung saan ay marami po ang tinatawag na mga nagiging influencer, marami po sa atin yung dahil nga hindi tayo nakakalabas, ang ginagamit natin ay social media para makita pa rin tayo ng mga tao. Pero maganda po na mapaalalahanan tayo ng isang bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Bilang tao, may pangangailangan tayo na mapansin o kaya naman mapuri, no, mapuri tayo, mapalakpakan, lalo tigit, no, yung nag-e-effort ka na mapansin, makilala yung puspusan. Ngayon, di ba, no, sa mga social media, ang daming kung ano-anong mga content para lamang dumami ang subscriber, dumami ang mga likes, no? At talagang pag natuwa sa'yo, dadami ng dadami talaga yung magfa-follow sa'yo. Pero, kailangan natin mapansin o matukoy kung bakit hindi tayo nagiging masaya. Yung achievements mo, hindi mo na-appreciate. Kasi gusto mo, no, lagi kang on top. Gusto mo, lagi kang yung mata ng tao, mata ng camera, laging nasa iyo. Yan. Pero sadya po, ang katotohanan din, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Katulad ng kung ano ang masasabi o sinasabi ng mga tao sa iyo. Kaya dapat po malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. At kung importante din, nakilala mo ang iyong sarili. Lalo tigit, tanggap mo ang iyong sarili. Tanggap mo ang kakayanan mo, tanggap mo ang kahinaan mo, tanggap mo ang kapasidad mo. Importante po yan. Gaya na nasabi ko, hindi natin makokontrol ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Kay mabuti man yan o pangit pakinggan, hindi mo makokontrol yan. Pero ikaw, kaya mong kontrolin o dapat alam mo paano i-handle kung paano ka nagre-react sa sinasabi at naririnig sa iyo o naririnig mo mula sa mga tao. Tingnan po natin. Sa unang pagbasa, na ikumpara at ikinukumpara, talagang
hindi natin maiwasan, ikumpara talaga eh. Ha? Hindi yan mawawala. Kahit nga sa loob ng pamilya eh, umiiral yung kinukumpara ang isang anak sa kanyang isang anak. No, kapag mas successful, ikukumpara in a negative way. Kasi hindi tayo marunong humanap ng tamang salita na paano sabihin, di ba? No? Kaya sabi, di ba, nagpupuri yung mga tao, nagkakasiyahan sila. Kaso, ang nasabi ng mga tao, si David, si Saul, libo-libo lang ang kanyang napatay. Si David, 10,000. Hindi ito nagustuhan ni Saul. Ano nangyari kay Saul? Namayani yung inggit. At yung inggit na ito ay nagdala sa kanya na kailangan ipapatay si David para mawala siya sa landas kasi parang si David na lang yung bida. Si David na lang yung magaling. Si David na lang yung gusto ng tao. Ito yung naging reaksyon no, ni Saul. Kaya nga sa Ebanghelyo, nung ipinagsisigawan ng mga tao ang pangalan ni Jesus, kung sino siya, lalo pa ng mga masasamang espiritu, no, na hindi lang basta nakikita sa Jesus, nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw din. Ano ang isinisigaw? Ikaw ang anak ng Diyos. No, pwedeng, wow, ang galing. Di ba? Kasi marami siyang napapagaling. Pero ang sabi ni Jesus, mahigpit silang pinagbawalan at ayaw ipasabi kung sino siya. No? Tayo po ang mayroong kontrol kung paano natin, paano tayo magre-react sa mga bashers o sa mga likes, sa may mga gusto sa iyo. O pwedeng lumaki ang ulo mo, yumabang ka, o po pwede rin namang mas maging mapagpakumbaba ka. Basta kilala mo ang iyong sarili. Alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ang kakayanan mo. Magustuhan man yan ng tao o hindi, kailangan mong matanggap yan. Dahil yan yung magdadala din naman sa iyo sa kaligayahan. Yung pagkatapos ng araw, masaya ka pa din kahit na may mga tao din na pinupuri, may mga tao din na magaling, kontento ka. Di ba? Eh ngayon, na talagang sa konteksto din po na ating pinaghahandaan, parang hindi natin kalaban ng isa't isa, ha? Sana po wag itong umiral. Hindi kalaban ang isa't isa. Kailangan tayong maging masaya at matuwa din tayo sa mga tagumpay ng iba. Dahil kung hindi, pag nagpakain tayo sa inggit, sisirain ito maging ang ating mga relasyon. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na ihilumin niya ang ating buong pagkatao. Ang inyo po ating pong itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapat na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig,
Pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyan mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.